So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga halaman na pwedeng maging indoor plants na napakadaling alagaan lang dito sa location namin. Hi guys! Welcome back again to our channel. I am your OFW buddy, Plantita, Michi. Ang video natin ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga halaman na pwedeng gawing indoor plants depende sa uri ng panahon, uri ng lugar kung nasaan kayo, at depende yung availability ng garden materials na talagang nagpapaganda sa halaman natin. Siyempre, number one itong si Portus natin. Ito yung uri ng halaman na pwede mo lang i-water propagate at pwede mo i-direct soil. Pero napakaganda niya talaga, wala siya talagang arte. Kahit na ilagay mo lang dyan sa sulok, pwede na siya. Pwede rin siyang outdoor, pwede rin dito lang sa loob ng bahay. Yan ang kagandahan ng photos natin. Ito ay ang ating golden photos. Dahil nga makikita nyo naman yung yellow na variegation niya. Yan. Ang napakagandang golden photos. Yan. Pwede mo siyang lagyan ng pole para mag-trail siya pataas. Yan si golden photos. Ito naman si Jade Potus, o pwede rin siyang mag-trail down kung gusto mo. Pin tayong Neon Potus, o yung yellow ang kulay. Ito naman si Giant Potus natin, napakalaki ng dahon. Tulad dito sa Las Palmas, Spain, na napaka-tropical yung weather, hindi nag-snow, hindi naman siya masyadong mainit kapag summer, may mga halaman na talagang yung nagugustuhan nila ang location na ito. Pero tignan nyo ang crotons, oh, kahit na walang dilig yan, okay lang sila. Hindi sila very sensitive. Pero ayan, oh, alisin din natin yung mga ano. Ito yung dahon. Oh. Alive na alive sila. Oh. Buti pa itong prayer plant natin na isa. Okay naman siya, wala siyang issue. Wala siyang kaarte-arte. Pero ito din si Cordyline, Cordyline. Walang ka-issue-issues siya, oh. Oh. Kung anong tsura niya nung bagong bili ko, ganyan pa din siya. Hmm. Yan yung mga uri ng pananim din na hindi alagain. Cordyline, mga crotons, tulad ng lupa, soil na nagagamitin. Dito kasi, very limited yung uri ng soil na meron dito, na nakikita kong yun ang isang dahilan kung bakit hindi lumalago o hindi maganda yung mga
mga ibang halaman na meron dito. Kasi nga, yung uri ng soil, halimbawa kung kahit na nandito kami sa Europe, ibig sabihin kapag Europe, ibig sabihin kompleto yung mga materials. No, dito, compared dyan sa Pilipinas, yung mga uri ng ginagamit ng soil dyan, merong mga coconut husk, rice hull, mga perlite, mga ang daming pwedeng gawin o pwedeng gamitin na uri ng soil na napakaganda para sa mga halaman. Pero dito sa lugar na ito, kung saan ako, kahit gustuhin ko mang maghalaman ng maganda, pero yung availability ng soil dito is very limited. Ito rin si Aglo. Aglonema natin, wala din kahit ini-snab mo yan. Kahit dyan lang sa paligid o sa tabi. Okay lang yan. Okay lang sila. At saka itong si Syngonium. Oh. Okay lang sila. Wala silang ka-issue-issue din. Ito din, snake plant. Oh, tingnan nyo yung tower arrangement natin. Oh, ang laguna nung nasa taas, manapakaliit yan noon. Itong snake plant, yan oh, nanganganak na. Yan, hindi rin, isa rin ito sa mga hindi alagain na mga halaman, snake plant. Yan. Ito din, peace lily. Ito din, hindi rin alagain ito oh. Berdeng berde. Yan, isa din ito sa mga uri ng pananim na okay lang alagaan. Oh, itong si Birkins. Tingnan niyo oh. Oh, may dalawa na siyang anak dyan. Oh, isa pa doon. Kaya okay din pang indoor itong Birkins natin. So that's all guys. Sana nagustuhan ninyo ang topic natin dito sa vlog natin ito. And kapag bago kayo dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. At huwag nyo rin akong kalimutan sa aking Facebook page, Grace and Stones din. And don't forget to click the notification bell para kapag may mga bago tayong videos, manonotify kayo. Bye!